buhay ng tao, parang sprocket lang ng bike yan. Tulad nito, nasa gitna lang, swabe lang tayo, walang pinang problema. Meron ding mga araw na nakakaahon tayo sa buhay. Masaya, okay lahat, nabibili mo lahat ng gusto mo. Meron din namang araw na mabigat ang buhay. Sa hirap ng buhay, parang gusto mo na lang mamuhay ng simple. Kaya sa video natin ngayon, checkin natin itong single speed conversion kit ng ZTT-O. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, so meron na naman tayong Shopee item dito. So ito yung nagastos ko dito sa kit na to. Yan, parang umabot ng 900 plus ata yan eh. Pwedeng ito lang yung kunin mo. Kung sakali, ang frame mo ay horizontal. Mas maganda yun kasi hindi mo na kailangan ng tensioner. Pero kung frame mo naman ay vertical o yung may hanger, kailangan mo ng ganito, yung tensioner. Ang pinili kong size niya ay 18 teeth para sakto lang. Pwede sa ahon, pwede rin sa patag. Itong single speed na to may dalawang option. Pwedeng free wheel at pwede ring fix. So mamaya, checkin natin yon. Ito naman yung lock ring niya. Common lang na lock ring. Parang sa mga kaset. Ito naman yung parang 11 teeth kung saan siya kakagat itong lock ring. Sa spacer naman niya, ang kasama itong 9mm, itong 4mm, saka itong 2mm. Itong mga spacer gawa sa aluminum. Itong parang 11 teeth na pang lock dito sa lock ring, gawa sa bakal. Ito namang lock ring, gawa sa aluminum din. So itong cog o yung sprocket, gawa sa bakal. Pero siguro naman stainless na to. Sa itsura pa lang eh. Tapos itong frame niya, gawa sa aluminum. Itong mga bolt, siyempre bakal yan. So tignan naman natin kung gaano siya kabigat. So ang bigat niya guys ay 110 grams. Oh, no, napakagaan nito. Yun lang naman yung machi-check natin dito sa cogs. So dito naman tayo sa tensioner. Sa tensioner guys, madami kang pagpipilian sa Shopee. Iba-iba din yung design, saka iba-iba din yung haba. Merong ganyan, merong ganito. Meron pang korteng RD. So ganito yung tensioner na pinili ko ng Zito. So maganda. Kaya ako siya pinili dahil meron siyang chain guide. Maganda yan kasi kapag nalubak ka, yung kadena mo hindi matatanggal dito sa pulley. Hindi siya hihiwalay kasi nandito meron siyang guide. Adjustable din to kung gusto mo i-adjust yung chain line. Itong buong body niya, aluminum yan. Yung ito, aluminum. Itong bolt na to, aluminum din. Itong allen bolt na to, aluminum din. Itong shaft, aluminum din. Itong pulley, aluminum din siya. Pati itong chain guide. Ang pinakabakal lang dito ata, itong tension spring. Ayan, dumidikit yung magnet. Yun lang yung pinakabakal dyan, yung spring. Saka syempre yung bearing sa loob nitong pulley. So itong pulley naman, pwede mo yan palitan ng kahit anong pulley. Basta 11 teeth lang yung ilalagay mo. Ito kasi 11 teeth. Pag naglaki ka dyan, lalagpas na yan syempre o sa side na yan dito sa chain guide. Hindi mo na malalagay yung kadena mo. Unless kung tatanggalin mo siya, di ba? Kung gusto mo lang. Hindi ko nakakalasin, pero yung bearing naman ng pulley na to ay sealed bearing. Ayan. Sa una lang, medyo matigas. Pag na-sprayan mo lang ng WD-40 o lighter fluid para lang lumambot, madidilute na yung nanigas na grasa sa loob. Ayan, iikot na siya ng mas mabilis. Okay, so dahil gawa naman to sa aluminum, matik naman yun sobrang gaan. Pero, tignan natin kung gaano siya kagaan. Iyudo. So, 50, 55, 60, 65, 70. So, ang bigat niya guys, 70 grams lang. Sobrang gaan nito. Ayan, para sa mga adik sa pagpapagaan ng bike, pwede to. Okay, so yun lang masasabi ko dito sa single speed ng Zito. Kaya kung gusto mong itry yan, ilalagay ko sa description below kung saan ko siya napili. Okay, so subukan na natin ikabit sa bike. O, tara. So dito ko siya ilalagay guys. Dito siya Schwinn na city bike ko, yung hybrid.
Tatanggalin natin tong chain. Itong chain kasi paputulan pa natin to. Hindi siya pwedeng ganito kahaba. Dito naman sa RD, goodbye na to. Hindi na yan kailangan. Single speed naman tayo. Okay, goodbye RD. Ito, malupit na RD. Tamiya, atomic tuned. Dahil na baklas na natin. Yan, pagkakataon mo ng linisan yan. Pati itong threads ng RD. Itong hanger. Sa pagbaklas ng cassette type na sprocket, meron na rin akong video niyan. I-check nyo na lang. Dahil nakabaklas na yan, linisin mo na rin yung hub body mo. Para kapag sinalpak mo na yung single speed, malinis. Palalagyan natin siya ng panibagong grasa. Pahid lang, konti lang. Effective to, lalo na kapag bakal yung hub body mo. Pero kung alloy naman, okay lang kung hindi mo lagyan. Ang spline niya guys ay hyperglide. Hindi mo siya malalagay kung micro spline ang hub mo. Hyperglide lang siya. HG. Okay! Okay! Ore daisotsu fly! Paglagay naman ng spacer, depende yon kung nasaan yung chain line mo. So, i-adjust mo lang. Test fit lang natin guys. Tingnan natin kung optimize yung chain line. Okay na to. Ganyang setup ng spacer. Diretso naman yung chain line. So, itong bolt, ang size niya ay 6. So, gagamit ka ng 6mm Allen key. Kung baka na naka-usli na yan guys, yan yung ipapatong mo dito sa may hanger, yung buntot ng hanger. Pag thread na to, siguraduhin mo lang na diretso, huwag mong itatagilid, masisira yung hanger mo. Yan, tamang higpit lang, huwag i-over-tighten. Okay. Yun. Okay, so itong shaft ng pulley, i-adjust mo lang siya, itatapat mo lang dito sa sprocket. Okay, dito sa bolt na to guys, ingat lang, huwag kayong mag-over-tighten dyan. Kasi yan yung nakakainis na Allen bolt, yung 3mm. Madali yan, mabilog. Yung size ng bolt na to, kaparehas din ng size ng pang-rotor. Siguro kapag nakabili ako, papalitan ko na lang ng Torx na T25 to para mas matibay. Sa routing naman ng chain, yan, ibabalot mo lang siya dito. Tapos, ipapasok mo yung chain dito sa chain guide ng pulley. Itong tensioner, dapat naka 45 degrees na angle. Ayan, mga ganyan siguro. Ayan, pwede na yan. So, hanggang dito yung puputulin natin sa chain. Ah, haba. Medyo masikip pa. Yun. Yes, sir. Yun. So, subukan naman natin yung drop test. Kunyari, nalubak o bumaba ka sa gutter, tignan natin yung response ng tensioner. Hindi gumagalaw yung tensioner. Hatak na hatak yung kadena. Ayos. Ang gear ratio ko dito ay 30 teeth, 18 teeth. Na-mention ko kanina na meron siyang dalawang option. Itong free wheel, saka yung fix. Ganito naman gawin yung fix. So, itong sprocket, kakalasin natin. Tatanggalin natin siya sa frame niya. Babalik na rin mo lang yung gulong. Itong non-drive side, mapupunta sa drive side. Yun, yan yan. Okay, so kapitan natin. Yun na guys, okay. Fixy na siya. Yun nga lang, dahil may tensioner siya, kapag bumakpedal ka, ayan o, mga ganun siya. Whoop! Okay, yun lang. So, siguro hindi lang ako marunong mag-fix gear, pero para sa akin, hindi ko siya marerekomenda. Dahil nga, dito sa tensioner niya, gumagalaw siya kapag nagbabakpedal. So yun guys, ang single speed conversion kit ng ZTTO o Zito. Woo! Kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. Kung may katanungan ka pa sa ganitong setup o kung nakaganito ka rin na conversion kit, comment down below kung ano yung naging experience mo. Tsaka pala guys, magpapalit din tayo ng port nitong Schwinn.
Yeah, meron pa tayong i-unbox na fork. Ito naman, carbon. Carbon Lodi. So, checkin natin yan sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka pag natapos ko na tong vlog na to. Okay, so yun lang. Ayos. Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa peeps mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. O, manood na! Maraming salamat. See you next time. Merry Christmas!